Ang mga classic Pinoy ulam, hindi na pagsasawaan. Lalo na kung ang mga ito e pinaswak sa lasang moderno. Kapag sinabing Pinoy ulam, sari-sari ang ating mapagpipilian. Ano man ang mapusuan, siguradong may linamnam sa atin ng nakalakihan. Pero ang mga Pinoy ulam na ipapatikim namin, may twist na kakaiba. Taglay nila ang mga timplang bago sa ating panlasa. Ulam with a twist, yan ang katakam-takam na food trip na dapat niyong abangan. Unahin natin itong putaheng ating pinagmamalaki, ang kare-kare. Kung iniisip niyong kanin na ang perfect match ng kare-kare, pues maipapatikim kami sa inyo na kare-kare version na kapag inyong natikman, siguradong inyong may ibigan. Out muna ang kanin dito dahil ang paborito nating Pinoy ulam na ito, chuma Chinese style na rin. Natagpuan namin yan sa isang restaurant sa Eastwood, Libis. Diba? Traditional lang kare-kare is usually eaten as a main dish. Pero hindi mo siya makain without rice. But this time, we made a twist wherein you can eat your kare-kare with noodle and still with bagoong. Ang kare-kare noodle dish, naglalaman ng kompletong sangkap ng kare-kare mula sa mga gulay hanggang sa karne. Take note, ang pagkain nito may kasama ring bagoong na gawa rin ng resto. Kumpara naman sa sabaw ng ordinaryong noodles, ang kare-kare noodles ay may mas malapot na sabaw na lumilevel sa consistency ng tunay na kare-kare. Ino-offer ng restaurant na ito ang iba't ibang noodle dishes mula sa mga bansa sa Asia. At itong kare-kare nga ang nag-represent sa Pilipinas. Para i-prepare ang dish na ito, present ang lahat ng sangkap ng kare-kare. Unang iginisa sa mantika ang bawang, sibuyas at pata ng baboy. Hinaluan ito ng peanut sauce bago inilagay ang sitaw at talong. Inilagay na rin ang kare-kare sauce at pinakuluan ito. Blanching o mas mabilis na pagluluto naman ang ginawa sa egg noodles. Pagkalagay ng blanched pechay at onion leeks, pwede na itong iserve. Kamusta naman kaya ang kombinasyon ng kare-kare at noodles? Lasang lasa po yung peanut niya sa sabaw niya. Malasa po, malinamnam. Okay na okay po yung pang-partner po sa noodles and sa meat na yung pata niya. Nagkakahalaga ng 190 pesos ang solo order nito, habang 290 pesos naman for sharing. Isa pang well-loved dish ang binigyan ng twist na kombinasyon ng Kapampangan at Bicolano flavors. Kung nag-hit sa ating panlasa itong crispy version ng sisig, siguradong mamahalin din natin ang kabaligtaran nitong version na naliligo hindi sa mantika, kung hindi sa creaming gata. Napadpad naman kami sa kainang ito sa Quezon City para matikman ang bago nilang dish. Itong sisig Coco Kineme na to, kakaiba siya, twist talaga siya, no? Parang pinagtagpo mo yung Pampangang sisig plus the Bicol Express. Nagtagpo sila dito sa Manila, eto siya. Ang sisig with gata at hotdog na ito, nalaro sa cooking contest na isang supermarket na sinaluhan ni Sir Hercules dito lamang October. Kaya naman agad niyang isinama ang ulam sa kanyang menu. Gata ang magpapalambot at magpapakreamy sa sisig. Aakalain mo namang siling labuyo ang hotdog bits na ito. Pero ang totoo, pampagana ito para sa mga chikiting na titikip. Nagkakahalaga ng 75 pesos ang kada order nito na may kasamang kanin. May bigger version naman ito na worth 150 pesos. Unang iniluto sa mantika ang tainga at pisngi ng baboy. Tsaka inilagyan ng sibuyas, siling haba, siling labuyo, toyo, gata at hotdog. Ayan! At pwede na itong ilagay sa sizzling plate na may kanin. Lagyan lang ng itlog at ready na itong iserve. Creamy yung sisig niya. Dahil siguro dun sa gata. Ito namang susunod nating Pinoy ulam. May twist na inspired by another Pinoy ulam. Pag sinabing Pinoy ulam, hindi mawawala ang adobo dyan. Pero this time, ang malinamnam nitong lasa. Magmumula raw sa fruity asim ng sinigang. Nakaka-intriga ha? Isa pang kakaibang ulam ang aming nadiskubre dahil ang pampalasang ginamit sa adobong ito ay ang pampaasim din ng sinigang. Dahilan kaya tinawag itong sinadobo.
Gusto ko kasi may kakaiba sa mga niluluto ko. So sabi ko, bakit hindi ko subukan ng alternative na pampaasim? Ano bang Pilipinong pampaasim ang pwedeng alternative sa suka? So naisip ko yung sinigang mix. Hilig at galing daw ni Sir Mark sa pagluluto. Nakuha niya mula sa kanyang lola at ina na nagnenegosyo ng catering services. Ang kanya namang sariling food business, ang pagde-deliver ng packed sina Adobo Lunch at iba pang ulam sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nagkakahalaga ng 75 pesos ang sinadobong may kasamang kanin at itlog. 60 pesos naman kung walang itlog. Malaking tibid dahil 2 piraso na ng manok ang nakalagay rito. At free delivery pa yan from Muntinlupa to Makati, ha? Gaya ng normal na adobo, iniluto muna ang bawang bago nilagay ang marinated chicken. Kasama ang pinagbabara nitong toyo. Isinunod dito ang dahon ng laurel, paminta at tubig. Hayaan itong kumulo at saka lagyan ng kaunting suka. Ang star ng adobo ay ang sinigang flavor mula sa powder mix. Hayaan lang ng sandali at pwede nang ilagay ang asukal at nilagang itlog. Masarap naman, may lasang adobo na parang matamis, na parang maasin. Iba yung kanyang lasa eh. Masarap yung kanyang kunplang. Pwede rin umorder ng sinadobo through Facebook or text. Speaking of sinigang, alam nyo bang nakahanap kami ng version nito na hindi ka lang kikiligin sa asim kung hindi mamahalin mo rin ang malutong nitong bagnet filling? At yan nga ang aming natagpuan dito sa kainang ito sa Marikina kung saan puro bagnet ang ino-offer. Ang kanilang mga dish, iba't ibang luto ng Pinoy ulam na sinamahan ng bagnet. Nariyan ang laing na bagnet, binagoong ang bagnet, kare-kareng bagnet at syempre, ang bidang sinigang bagnet. Ma'am, what makes your bagnet recipe special po? Actually, it's my mom's specialty. So, tinayo namin itong business na to na lahat ng Filipino dishes with a twist. So, lahat ng dishes namin, bagnet with a twist. Ang pinaghalong mainit-init na sabaw at malutong na karne, talaga namang nakaka-intriga, kaya gusto ko itong matutunan. Ayan, ngayon tuturuan tayo ni Ma'am Ding kung paano gumawa ng bagnet sinigang. Unang nilagay ang patis sa mainit na tubig, tsaka ito nilagyan ng seasoning. Inihalo rin ang sampalok powder, pati ang mga gulay nitong sibuyas, kamatis, siling haba, labanos, okra at kangkong. Five minutes lang natin iluluto yung sinigang. Tuli, okay na yan, luto na. Transfer na natin dito. Amoy pa lang maasin na. Sinigang na talaga. Ma'am, bakit po sa huli kailangan ilagay yung bagnet? Ito talaga ang naumpisahan namin para crispy pa rin yung bagnet natin. Sinigang sa bagnet. Payo nila, kainin daw ito habang mainit pa para mas lasap ang lutong at linamnam ng bagnet. Ayan, tikman na natin itong sinigang na bagnet. Tikman natin sa bagnet. Masarap siya kasi pagkasubo mo, crunchy pa rin siya kahit may sabaw na. Tsaka, lasang-lasa mo na may bagnet. Yun, crunchy siya, tapos malasang-malasa. Ang isa nito na good for 2 to 3 persons, nagkakahalaga ng 260 pesos. Sino ba naman ang hindi mapapakain sa sarap ng mga nadiskubre nating bagong pagkain? Patunay lang ang mga yan na bukod sa mahilig tayo mga Pinoy na kumain, matindi rin ang pagiging malikhain natin. Ano man ang version ng paborito nating Pinoy ulam, siguradong hindi natin ito pagsasawaan.